So, dito natin siya, guys, ilalagay sa Team Bigonias. Team Bigonias and Petunias. O, diba? Magandang bulaklak. It's your day. Kumusta kayong lahat? Hi guys! Kumusta kayong lahat? I'm back. My name is Ruth Mendoza and welcome sa aking channel. So today's video tayo po ay mag-uusap tungkol sa mga petunia naman ng mga bulaklak. So tulungan nyo ako, magre-repot tayo ng galing sa direct soil into hanging pot. So abang-abang para may matutunan bago. Ito na po yung ating petunia na nakatanim ito sa direct soil. So, ito po ay galing actually, nabili ko na itong ganito na siya na may flower, na yung flower, na yung may pot na siya. So, hindi po siya galing from seeds. It's not from seeds na itinanim, but by cuttings. So, yan, yung iba dyan, nababali ko. Tsaka, I noticed kasi, yung direct soil ko na nilagay dyan, ayan yung mga pinang-cut natin, hinarvest ko, kasi yung iba dyan, ipropagate natin siya. So, alam yun, parang ano lang siya, typical na ornamental plants, flowering plants, na tusok, tsaka gupit, ganun lang siya kasimple. So, yung aking mga petunias dito, or iba-ibang kulay, meron tayong violet, purple violet, na kulay ni Barney, tsaka meron din tayong mga kulay na Feng, kulay ni Ma'am Lenny. Oh, wala muna politiko, ayoko sa politics na topic. So, eto naman yung parang may white-white siya na palda. At palda ba yun? Na ring, alam nyo yan. O, tapos ito naman yung pink. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kasi tumutubo po siya, dumadami siya. Pero pagkapang pala ito, hindi po siya nakatayo. So, parang ang ganda siyang gawing ano, nakahanging siya. Kasi ayan, tingnan nyo na nahiga, shiny. So, nandito tayo ngayon sa ano, sa kalye, sa street. So, kukunin natin dito ngayon yung mga ano, mga petunia natin. Ilalagay natin dito sa ating hanging pot kasi para maging bongga siya na ano, ng yung mga flowers na hindi po na nakayakap doon sa soil. So, yung gagawin natin is ililipat nga natin dito sa hanging pot planter, yun na ginawa natin kahapon. O paki-check na lang, paki-back din mamaya pag natapos nyo yung video na ito, paki-lipat na rin po sa baba at makikita nyo dyan yung how to make your DIY na planter made of screen. O kahit ano dyan, pwede nyo namang butasan, lagyan nyo ng alambre, pwede nang isabit, di ba? Space saving din yun. Tsaka iwas pusa. At tsaka manok, tsaka aso. Hindi na nakakalkalin dyan sa baba, sa direct soil, hindi nakasabit sa ano, sa matataas, hindi naaabot ng mga, alam nyo na, kahit nga siguro kids, hindi na nila maabot dyan. So, ito na, ililipat natin siya sa ating ginawang pots kahapon, with roots na yun. Kasama na yun lahat, so kinalkal ko lang talaga ng malalim na malalim para masama doon yung iba niyang mga kasamahang roots. Tsaka ililipat natin sa kanyang bagong bahay para maging madaling ang kanyang tubo. So, mas nanotice nyo, hindi na natin kailangang butasan yung ating customized na DIY na pot na ginawa kahapon kasi made of screen naman siya. So, for sure, yung roots niyan dyan, ako, naka-air condition yung bahay niya. Masarap na masarap ang hangin. Ang ganda-ganda ng aeration ng ano niya, ng hangin dyan. So, every time ka nag-water sa screen na planters, mabilis po siyang matuyo. So, that's why it's best na yung mga begonias collection niyo dyan, nakalagay din po siya sa mga screen na mga hanging pot. So, dito natin siya, guys, ilalagay sa Team Bigonias. Ay, Team Bigonias and Petunias na siya ngayon. So, ito na siya. Excited ba kayo? Oh, diba? Magandang bulaklak. Picture day! So, ito na siya. Maganda, diba? Purple lang muna gagawin ko, ha? Huwag muna ilipat yung iba. Meron pa akong gagawin, eh. Tapos susunod ko na, tsaka wala na akong ano, pagsasabitan yan. Meron dun ako sa kabila. Marami akong pagsasabitan pero hindi maganda ang sunlight.
masyado na kong mainit na mainit. So, yung ating palangkaya ganito, guys, tip ko lang ha. Garden soil lang po talaga ang gusto ng petunia. Pwede po itong sa seeds. Pwede din siyang cuttings. So, thank you so much, guys, for watching. So, see you next time sa aking YouTube channel. Bye!